Arestadong dalawang hinihinalang miyembro ng Gun for Hire na suspect sa pagpatay sa isang lalaki sa Quezon City. Ang akwal na pamamaril sa biktima na hulikam. Balitang hatid ni Michael Fahatil. Kuha ito ng CCTV ng isang tindahan sa may East Camias, Quezon City. Sa video, makikita ang biktimang si Michael Marcelo na nag-aasikaso ng mga customer nila sa tindahan. Makikita naman ang isang lalaki na ito na napadaan sa harap ng tindahan. Naglumingon para matyagan ang biktima. Mapapansin na may tinatago itong bagay sa kanyang harapan sa ilalim ng kanyang damit habang kausap ng biktima ang mga customer. Hanggang bigla na lamang sumulpot ang isa pang suspect papalapit sa tindahan. Tinutukan at tinutukan ng baril ang biktima na agad namang bumulagta at sa takot nagtakbuhan papalayo ang mga customer pati na ang mga suspect. Naisugot pa sa ospital ang biktima pero pinawian din agad ito ng buhay. Pero agad ding nahuli ng nagpapatrolyo ang mga pulis ang dalawang suspect na sina Mark De Vera at Salvador Furio. Ayon sa Quezon City Police District, mga gun for hire ang mga suspect at sinanay ng isang bodyguard ng politiko at lumilikid na kapalit ng pera. Nakuha mula sa kanilang dalawang baril, isang kalibre 45, dalawang magasin at mga bala na gamit ng suspect na si De Vera. Ang gunman na makikita sa video. Kaya raw pinatay ni De Vera si Marcelo ay dahil sa utos ng isang nagngangalang Romy na may kaibigang nurse na babae na binabasos daw umano sa tuwing napapadaan sa tindahang ito. Sa una po, medyo hindi naman po nakakaano patayin yung kasi nagbibinta po ng shabo. Ito pa ka yun po, yun nga po yung nabanggit na namin kanina po na dahil po sa mga ganun na binabastos. Murder at illegal possession of firearms ang ikakasas sa dalawa habang patuloy ang follow-up operation ng QCPD sa tinutukoy na mastermind ng grupo. Michael Fahatin, GMA News.